Puso
Kayo'y umuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Amang makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon, tunay o Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat, Lord, muli magpupuri kami at sasamba sa iyo sa hapong ito, Panginoon. Tunay, Lord, linisin mo ang bawat isa bago kami lumapit sa iyong presensya, Lord God. Maging karapat dapat kami, Amang, na lumapit sa iyong biyaya sa hapong ito. Hayaan mo, Lord, patawarin mo kami sa mga nagawang kasalanan, sinasadya man o hindi, Lord, sa mga maliliit na kasalanan o malaki, Panginoon. Tunay, O God, mihingi kami ng kapatawaran sa oras na ito. Maging Lord God ang aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito. Lord, dalangin ko, idako mo po, Lord, ang kanilang mapanyapak sa lugar na ito upang patuloy ka namin purihin, sambahin sa hapong ito, O God. Maging sa lingkod mong gagamitin, Lord God. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang lingkod mong gagamitin. Patuloy, Lord, ang mensahe na nagmumula sa iyong puso, Panginoon, na ibaba sa aming kalagitnaan. Upang, Lord, sa hapon na ito, Panginoon, ay purihin ka namin sa sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay, O Diyos, wala kaming gagawin, kundi purihin ka. Lord, gumawa ka ng mga dakilang bagay sa bawat isa, Panginoon. Gumawa ka ng himala, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Ano man ang kahilingan ng bawat puso, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakakita, Panginoon, nakakarinig, Panginoon, at higit sa lahat ang tutugon sa bawat isa. Kaya naman, Lord God, maraming salamat sa hapong ito. Sapagkat, Lord, alam namin tagumpay na ang hapong ito, Panginoon. Alam namin, Lord, gumawa ka na ng mga dakilang bagay, Panginoon, O God. Gagawa ka ng himala sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord God, maraming salamat sa iyo. At ang lahat na ito'y binabalik namin sa iyo na may pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. We come to you again in the praise, in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo tigit sa ating mga taga-subaybay na nag-aabang sa ating live stream sa araw na ito. Tayo pong muli ay biniyayaan ng Panginoon ng isang magandang araw para siya ay purihin, sambahin at pagsaluhan ang kanyang mayamang salita. Kayo po ba ay nasasabik sa kapahayagan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Praise God. So, tayo po ay mag-aaral muli. Kaninang umaga, ating pinag-aralan ang patungkol sa pagbibigay, giving. Because God wants us to be prepared for what is to come. Because the bad news is that the world is not going to get better. If we expect that the world will be going back to normal, it will not. Hindi po babalik ng ganun na lang ang mundo. Bagkus, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mundo po ay lalong lalala ng lalala ng lalala. Bago po dumating ang Panginoong Jesus para sa kanyang ikalawang pagbabalik, ang mundo ay maiseset ang stage para sa pagdating ni Antikristo. Ito ay magiging magulong magulo kung kaya't ang Antikristo ang magbibigay ng pansamantalang kaayusan at kapayapaan kung kaya't siya ay yayakapin ng mundo. Basahin po natin ang Mateo 24. If we look at the book of Matthew 24, we will see the signs of the times. Ang mga tanda ng huling panahon ay na-enumerate po doon. At makikita po natin na ito ay nangyayari at nagaganap in the face of our generation. Sa ating pong henerasyon ay nag-unfold na po ang mga biblical prophecies. And one of the things that will get worse is that, you know, the nations will be in uproar.
Magkakaroon po ng kaguluhan sa maraming bayan at isa sa mga dahilan noon ay ang kahirapan. Sapagkat marami pong mga kalamidad, marami pong mga disasters ang darating, natural disasters as well as man-made disasters. God will shake the economy, God will shake the governments, God will shake the politics, God will shake every aspect of human society. Because humans have continuously, progressively turned away from God. Patuloy pong tumatalikod ang buong sangkatauhan sa Diyos. Kung kaya't ang paraan ng paggising sa kanila ay ang pagliglig ng sanlibutan. At isa sa mga liligligin ng Diyos ay ang ekonomiya. At ito nga po ay nagsimula na. Amen? Sino ang mag-aakala ng isang malaking hotel, higanteng hotel? Amen? Mauunawaan mo kung yung mga maliliit na hotel, yung mga pipitsuging hotel o maliliit na mga businesses ay magsasara. Pero kung kagaya ng isang hotel na Shangri-La ang magsara, abay, iba na. Hindi ba? Who would have thought that Shangri-La Hotel would close down? It's far-fetched. Amen? Hindi mo yun akalaing magaganap at mangyayari, pero naganap at nangyari. At ito po ang bad news, simula pa lang iyan. Amen? It is just the beginning of birth pangs. And when the worst of the worst will come unto this world, the Lord does not want us to be caught by surprise. The Lord wants us to be knowledgeable, to be informed, to be wise, to be prepared. Amen? And one of the ways to prepare for the economic collapse, economic disaster, economic depression is by giving. Tayo po ay magbigay habang meron po tayong pagkakataon upang kapag dumating na po ang tagtuyot, ang taggutom, kagaya po sa nangyari sa Ehipto, nung panahon ni Jose, Joseph the dreamer, the Pharaoh had dreams, the governor had dreams at walang makapag-interpret noon. And it was Joseph who was anointed by God who interpreted the dream. What was the dream? That there will be 7 years of famine. Magkakaroon ng 7 taon ng taggutom. Walang nakakaalam noon. Walang naka-foresee noon. Walang nakakita noon. Si Jose lang. And so, when Joseph saw the interpretation of the dream, he gave a wise advice to the ruler of Egypt. And he said, tayo po ay mag-ipon, tayo po ay mag-imbak, punuin po natin ang kamalig. Let us store food into the storehouse so that when the famine comes, we will feed the world. Hello? And so, the famine came. Indeed, dumating po ang taggutom. Nagutom po ang buong mundo, pero ang Ehipto ay punong-puno. Nag-uumapaw sapagkat sila ay nakapag-ipon ayon sa payo ni Jose. Naunawaan ho ba natin? So, when the famine will come, when the disaster of economy will come into this world, God does not want us to be caught by surprise. Para wala po tayong dahilan na hindi natin alam na magaganap at mangyayari. Kaya naman, nahuli tayong natutulog sa pansitan. Amen? Ayaw po ng Diyos na maranasan natin ang kahirapan, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, tinuturuan tayo ng Diyos paano paghandaan sapagkat hindi po tayo dapat kasama doon. Amen? Amen? Amen. At ang pinakasusi sa paghahanda sa darating na pagliliglig sa ekonomiya, sa darating na taggutom, sa darating na kahirapan, amen? Because it is now beginning. Who would have thought that the superpowers and the first world countries with a very strong and powerful economies are all going down? Amen? America, European countries, Japan, the third economic power in the world,
is also complaining and suffering. More and more people are committing suicide in Japan, not because of COVID, but because their businesses are going bankrupt, but because they are losing their jobs. Nawawala ang kanilang mga trabaho. It's slipping away from them, and they could not just take it because they are so used to being wealthy, so used to being comfortable, and suddenly everything economically, financially have been taken away from them. And they are so emotionally weak to handle it, mentally weak to handle it, that they resort to committing suicide. And so it is not what God wants for us. God wants to share us, to share to us the information and the knowledge how to prepare for all these things that are going to happen. Amen? Amen. Kaya magkabalibaliktad man ang mundo, ang mga tunay na anak ng Diyos ay kampante. Amen? Chill lang. Sapagkat hindi po tayo kasama doon. Amen? Amen. Bakit? Sapagkat marunong tayong magbigay. Ang pagbibigay po ang susi ng kasaganaan. Giving is the key to blessing. Hello? Giving is the key to blessing. Huwag mong asahan ng loto. Huwag mong asahan ng networking. Huwag mong asahan ng Bitcoin. Huwag mong asahan ng pyramiding. Huwag mong asahan ng Ponzi scheme. Hindi dyan magmumula ang pagpapala mo. Amen? Wala sa Bible yan. Nasa Bible, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, tatanggap, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, pagkalagyan. Amen? Amen? Hindi po sinabing i-invest natin ang ating mga pera sa mga Ponzi scheme, pyramiding, Bitcoin, o anumang networking or scam na nagaganap sa ating kapaligiran. And mind you, I'm giving you this prophecy. It will, amen, patuloy itong lalaganap sapagkat sa tindi ng kahirapan, ang mga tao will resort, amen, will resort into panggugulang. Basta lang mabuhay. In order to survive, they will scam people. And scammers will abound in these last days as part of the prophecy. Amen po ba? Kaya nawa po maging matalino po tayo. Huwag po natin sabihin, ay, kung ako lang ay merong milyon, pag nanalo ako sa loto, makakapagpagawa ako ng church o makakapagbigay ako ng church sa church. Amen? Huwag mo na hintayin manalo ka sa loto o manalo ka sa investment mo. Magbigay ka na kagaya ng mga taga Macedonia. Amen? Yung pinag-aralan natin kanina, the Macedonian churches, they gave out of their poverty. They gave out of their lack. They gave out of their nothingness. Amen? They did not wait na tatama sila sa loto. They did not wait na mag-grow yung kanilang investment. They did not wait for that. They gave out of their situation. And what was their situation? They were in a very, very dire situation. Sila po ay walang-walang-wala. Out of their poverty, they gave, ang sabi ng Bible. Amen? Sa ating pinag-aralan kanina. And so we don't have to trust in the ways of the world, in the schemes of the world, to be able to be, you know, provided with all our needs in the midst of this pandemic, in the midst of all this suffering that the world is going through. We just have to trust in the Lord. Not in the ways of man, but in the ways of God. And what are the ways of God? What is the way of God? Giving. Giving. Amen? Pagbibigay. Kaya ngayon, ating pong pag-aaralan. Sa 1 Corinthians 16, 1-4, sabi po doon, "Now, about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come to you, no collections will have to be made. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. Verse 4, if it seems advisable for me to go,
yes, they will accompany me. Amen. So verse 2, ito pong nais kong tutukan. On the first day of every week. On the first day of every week. Ano pong araw yon? Ha? Sunday. Sunday po ang first day of the week. Monday, first day of school. Naging tradition po natin yon. Unang araw ng Sanglinggo ay Linggo. The day is Sunday. And that is we are practicing. The New Testament churches, the Corinthians, the Lord is giving this letter. The Lord gave this letter to the Corinthian people through the Apostle Paul. Sabi po niya doon, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. Kinukolekta na po nila yon. Parang sabi ni Paul, pagdating ko dyan, hindi na kayo mangungulekta. Amen? Nakaayos na. Nakaayos na. And that is indeed what we are doing today, right? Until now, we are practicing this because it is biblical. Many people are scared, afraid to talk about giving. Amen? Kasi pagdating sa giving, hay naku, offensive yan. Huwag kang magtuturo ng giving. Malalagas ang tupa mo. Kasi natural sa tao at likas sa tao, ayaw magbigay. Kaya kapag nangaral ka ng giving, naku, malaking problema yan. Pero dito po sa iglesyang ito, dito po sa ating church, dito po sa ating gawain, hindi po tayo natatakot mangaral. Amen? Sapagkat ang katotohanan po ang kinakailangan nating malaman. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? So every Sunday, we take an offering. And we do not hide that. We do not escape that. We do not shun away from that. Because it is biblical. Amen? Hindi ko kinakailangang magpaliwanag. Hindi ko kinakailangang makipagdebate. Sinusunod po lamang natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya sa 1 Corinthians 16:2, ang sabi ni Pablo, on the first day of the week, gather. Ikolektahin nyo na. Sapagkat para saan ito? Para sa gawain ng Panginoon. Amen? In fact, ang mga taga-Corinto, doon sa pinag-aralan natin kaninang umaga, ay ni-rebuke ni Pablo at ginamit niya ang example ng Macedonian churches, ng Macedonian giving, because the Macedonian people are the perfect example of giving in the Bible. Because they had the correct attitude, the perfect attitude, the right heart in their giving. At yun yung pinag-aralan natin kanina. Kung hindi po nyo napakinggan, pakinggan nyo po uli. The blessings of technology. Pwede mong i-rewind ng i-rewind ng i-rewind. Amen? Amen. So, kanina pong umaga, pinag-aralan natin yung mga Macedonian churches. And now, we will learn about the Corinthian churches. At sila po ay ganun din yung kanilang ginagawa. Every first day of the week, they were collecting, they were taking an offering. Even though today, many people might find it strange, why do they take offering? Hindi na uso ang offering, hindi na uso ang tithes, that's 1,000 years ago. Hindi na yan, it's outdated, it's hindi na po yan ang trend, amen? Pero hindi po, God is the same yesterday, today, and forever. So people might be asking, why are you taking money? Why are you taking offering? Why are you giving to the church? Why? Amen? Yan po yung pinakamaraming tanong. While it is true that God owns everything, and God does not need our money, in fact, right? Hindi naman kailangan ng Diyos yung pera natin eh. Kasi siyang may-ari ng lahat ng pera ng sanlibutan. Siyang may-ari ng lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Pero bakit? Bakit tayo nagbibigay? Eh, hindi naman kailangan ng Diyos ang pera natin. Nagbibigay tayo sapagkat tayo ang may kailangan. Nagbibigay tayo sapagkat tayo ang may pangangailangan. At ang katugunan sa ating pangangailangan ay nasa pagbibigay. Lucas 6:38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Mahirap po bang intindihin yon? Napakasimple,
napakadirekta, hindi mo na kinakailangan ng analysis, hindi mo na kinakailangan magtapos ng Bible school para maunawaan at maintindihan. Give and it shall be given unto you. The same measure that you have given. Amen? Sa sukatang ginamit mo, babalik sa iyo. Sa sukatang ginamit mo, babalik sa iyo. Kung kaya, sinasabing, the more you give, the more you receive. Amen? Amen. Mas marami kang inimpok, mas marami kang ibinigay, mas marami kang tatanggapin. Tama po ba ang logic ko? Amen? The more you give, the more you receive. And so, the pandemic will continue on. Economy will continue to be brought down by this circumstances that are happening in our world. God wants you to mag-impo. Amen? God wants you to give and to give so that when the time comes for you to receive, you will receive. Amen? Meron po kami ditong munting hardin ng mga gulay. Kami po ay nagsimulang nagtanim nung pandemya. Nagtanim ng kalabasa, okra, sitaw, kamatis, sili, at marami pang iba. Nagtanim po kami, nagsimula Mayo nung nakaraang taon. At nagsimulang tumubo, lalo na po yung talong. Ang tagal-tagal tumubo. Siguro, yung okra, nakatubo na. Yung talong, ang hirap, ang tagal tumubo. Ibig sabihin, it takes time. You wait for your harvest. You wait for your getting back. Amen? At kung maiinip ka, mawawalan ka ng pag-asa. Pero, darating ang panahon, ang ani ka. Kahapon ang ulam namin, adobong sitaw. Galing po, preskong-presko galing sa aming hardin. Ano pong nais kong itukuyin dito? Na kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay may aanihin. Hindi ka pwedeng pumasok ng bangko at sabihin mong mag-withdraw ako. Tapos tiningnan nila sa computer, wala ka namang account, wala ka namang pangalan. Tatanggapin ka ba sa bangko? May mapapala ka ba? Meron ka bang makukuha? Wala. Baka sipain ka palabas. Amen? Or pagsuspetsahan isa kang bank robber at ipapulis ka because you are withdrawing and you have not deposited anything. Amen? It is parallel with our giving in the Lord. When we give, we will receive. That's how simple it is. Amen? Pero marami po sa atin, kinukomplikado natin ang ating buhay. Akala natin ang ating pagpapala ay magmumula sa mga ginagawa natin, sa mga estratehiya natin, sa mga galing natin, sa mga haka-haka natin, sa mga prinsipyo natin na hindi naman nakabase sa Biblia. Samantalang andito na't nakalatag na ang sikreto ng pagpapala, ang sikreto ng pag-unlad, ang sikreto ng promosyon ay nasa ating pagbibigay. Amen? Nasa ating pagbibigay. Hello, batiin niyo pa ba ako? In the Bible, all the people called by God were called by God to give. Sabi sa Exodus 34:20, God told the people of Israel, no one is to appear before me empty-handed. Exodus 34:20, walang tatayo sa harapan ko ng empty-handed. Amen? Amen? Everyone who went to the temple had something to offer. Everyone who approached God had something to offer. Sa Old Testament, si Noah, si Abraham, si Cain, si Abel, sila pong lahat ay nag-alay, nagbigay sa Panginoon. Amen? Si Jacob, si Isaac, ang lahat ng mga man of God na ito, tinawag ng Diyos at ang kanilang buhay ay tinawag ng Diyos para magbigay. Sila po ay nag-alay. They offered something to God. The Levitical priest in the Old Testament had that special calling to offer sacrifices to God. Alam nyo na po yun, di po ba?
ang mga Levitiko, ang mga Levites, they are the priests who are tasked to offer unto the Lord. When they go and offer unto the Lord, they bring with them the best of the animals. Hindi pwedeng may kapansanan, hindi pwedeng payat, hindi pwedeng may sakit, hindi pwedeng hindi the best. Amen? Sapagkat ito ay kanilang susunugin sa altar ng Panginoon. At kung hindi ito the best, hindi ito karapat-dapat, God is very specific. Amen? Siya po ay nagagalit. Nagagalit po ang Panginoon. Amen? So, ganun po kasidhi ang Panginoon patungkol sa ating pagbibigay. Hindi po pwedeng basta-basta lang or putsu-putsu lang. Amen? God is very specific. Ang sabi niya doon, no one is appear to me before me empty-handed. And in fact, sa book of Malachi, nirebuke ng Panginoon ang lahat ng mga nagbibigay ng mga tira-tira lang, yung mga may sakit, hindi the best. Amen? So God is very specific on that. Sa New Testament, the same thing. Ang si Mary, si Joseph, at saka si Jesus nung bata pa, pumunta sila sa temple at nagkaroon po sila ng pag-aalay doon sa templo. Paul wrote to all the churches in the New Testament, Philippi, Ephesus, amen, Corinth, amen, at ang lahat ng mga churches, at hiningan niya at kinumand na magbigay. Amen? Binigyan po ng sulat ni Paul ang lahat ng churches to take an offering every Sunday. 1 Corinthians 16:2, every first day of the week, gather your collections, ang sabi ni Paul. Ganun po yung instruction niya. Kaya we are doing what is biblical. Huwag po kayong matakot. We are following what the Word says. Pag ito hindi natin ginawa, doon po tayo matakot because we are disobeying God. We are out of the will of God. Kapag sinashun away po natin ang giving. We talk about giving, we teach about giving because we know that it is the secret to prosperity. It is the secret to victory. Amen? And if I shun away, because I don't want to offend you, because I don't want to offend the listeners, if I do that, then I will be amiss of my responsibility and I will be accountable to my God kapag hindi ko po ito itinuro. Amen? So, bakit natin kinakailangan magbigay? Kung hindi naman kailangan ng Diyos ang ating mga pananalapi, why do we give? Okay, let's learn some reasons for that. Amen? So, there are two school of thoughts about that. We give because, sabi natin, madalas pag nag-exhort tayo ng offering dito, kasi meron tayong kuryenteng babayaran. Kasi meron tayong tubig na binabayaran. Hindi naman yan libre sa Meralco o sa Nawasa. Kasi meron tayong pamasahe kapag nagmimisyon. Di ba? Tama naman po eh. It is, there's nothing wrong with that. We have a building to be constructed. Hindi lang basta-basta building, kinakailangan merong tiles, di ba? So, yun po yung mga ibang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. And that is the realistic approach of giving. Amen? Tama naman po yun. But that is not just enough. Meron naman yung iba, sapagkat, yun nga, madalas, ayaw nilang maka-offend ng attendee, sabi nila, wag kayong mag-preach ng giving, wag tayong mag-preach ng tithing or offering kasi baka ma-offend yung mga attendee. So, we just avoid the subject of giving and just pray to God that He will give all our needs. Okay? Mag-pray na lang tayo, bahala ang Lord. Bahala ang Lord. Amen? Na para bagang merong babagsak na pera mula sa langit. Amen? Kapag nag-pray lang tayo. So, those are the two school of thought. Pareho pong tama yon, pero hindi lang po yun ang dahilan. Kaya tayo nagbibigay. The truth is that giving is an integral part of our Christian life. Amen? Ito po ay isang mahalagang haligi ng ating pananampalataya, ang pagbibigay. Giving is a very integral part of our Christian life. And so, what are the reasons why we give? Number one, we give because God first gave. Nagbibigay tayo sapagkat naunang nagbigay ang Ama. Ano ang ibinigay ng Ama? Or,
Better yet, sino ang ibinigay ng Ama? Ang kanyang anak. Ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Kanya pong isinugo para mamatay sa krus ng Kalbaryo, bayaran ang ating kasalanan, ang kanyang katawan ay nabugbog, He was wounded for our transgressions, He was crucified on the cross, upang ang kapatawan ng ating kasalanan ay kanya ng inako. At kasabay nito ay ang pagkabugbog ng kanyang katawan upang sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling sa lahat ng sakit at karamdaman. So, kung ang Ama ay ibinigay niya ang kanyang anak, meron pa bang hihigit sa presyong binayaran ng Ama para hindi niya matugunan yung mga ating pangangailangan, gaano man ito kalaki o kaliit. Amen? Gaano kalaki ang pangangailangan mo? Gaano kalaki ang utang mo? Gaano kalaki ang nawala sa'yo? Gaano kalaki ang lumipad na pera mo? Gaano kalaki? Mas malaki pa sa buhay ng Panginoong Jesus? Para hindi ka manampalataya na matutugunan iyan? We give because God first gave. And He did not just give anything or anybody, but His very Son, His own beloved Son, our Lord Jesus Christ. And so if Jesus Christ died for you, as the Father has given Him to you, ano pang kinakatakot mo or ano pang ikinadududa mo? Amen? Kung naibigay na nga ang kanyang anak sa iyo. Amen? So, you know, if you say you love God, you cannot say I love God without giving. Because God, when He said I love you to us, He proved that love by giving His only Son, Jesus Christ. So, true love gives. Hello? Amen. True love gives. Ang totoong umiibig, nagbibigay. Kaya kapag may nagsasabi sa yung I love you, hindi naman marunong magbigay ng oras, hindi marunong magbigay ng panahon, hindi marunong magbigay ng pangunawa, hindi marunong magbigay ng suporta, abay hindi ko alam kung totoong pag-ibig yan. Sapagkat ang totoong pag-ibig ay nagbibigay. You cannot say I love you Lord without giving yourself, your talent, your time, your effort, your abilities to God. Amen? Kinakailangan, pag sinabi mong I love you, Lord, meron kang prueba. Kasi ang Ama, nung sinabi niyang I love you sa atin, may prueba siya. Binigay niya ang kanyang anak. So, giving is very important in loving. Amen? Loving means giving, giving means loving. They cannot, you know, one way or the other. Hindi po pwedeng magkahiwalay yan. Magkasama yan. Amen? So, kapag sinabi mong I love you, dapat binibigay mo kung ano yung hinihingi ng Diyos. Ano ba hinihingi ng Diyos sa'yo? Buhay mo, una sa lahat. Amen? Resources mo, pananalapiin mo. Ang pinakamasaklap na gawin po natin ay yung isipin natin ang mga bagay na tinatamasa natin ay atin. Sapagkat, sa totoo lang, honestly speaking, wala po tayong pag-aari sa mundo. Amen? Kaya nga sabi nila, hubad kang dumating sa mundo, hubad ka rin, aalis. Amen? Kaya lahat ng mga pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay na inipon mo, ay hindi mo madadala sa huling hantungan. Tama po ba? Tama. Amen? So, makontento ka na at maging masaya. Huwag ka nang magnasa pa o magnais pa ng higit sa iyong kakayanan. Do not go beyond your abilities. Do not go beyond your means. You will be in a disaster. I tell you. Ano yun? Nagnasa ka ng napakalaki. Tuloy, ang laki rin ang nawala sa'yo. Handa ka bang, sabi nga ni Spider-Man, with great power comes responsibility. Great responsibility. Kaya mo bang pangatawanan yan? Amen? Eh, yung maliit nga lang, hindi mo mapamahalaan eh. Nagnanais ka pa ng napakalaki. Eh, ano na lang mangyayari sa'yo?
Sabi nga ni Solomon, Panginoon, huwag mo akong paghirapin. Kasi pag naghirap ako, baka naman itakwil kita. Pero huwag mo rin akong payamanin ng sobra. Kasi baka makalimutan kita. Amen? So tingnan mo yung puso mo, kaya mo bang i-handle yan, yung hinihingi mo sa Diyos? Kung hindi, huwag na. Baka ikapahamak mo pa. Amen? So do not desire for something that is beyond your means. So, the Lord bought us with a price. Binayaran tayo ng Panginoon ng presyo. At ang presyong yun ay ang kanyang anak. 1 Corinthians 6:19 to 20. Do you not know, writes Paul to the Corinthian church, that your body is the temple of the Holy Spirit, and you are not your own anymore, for you are bought with a price. Binili ka ng Panginoon. So kung binili ka ng Panginoon, pag-aari ka ng Panginoon. Pag-aari ka ng Diyos, kaya wala kang pag-aari. Yung pinakamismong buhay mo, pinakamismong hininga mo, bawat himaymay ng laman mo, hindi sa iyo yan. Pahiram lang yan, binili ka ng Diyos, pag-aari ka ng Diyos. Kaya kung ano man ang nais ng Diyos sa buhay mo, kinakailangan yun ng sundin mo. Amen po ba? We are bought with a price, and the price is not just an ordinary price, it is the very life of the Son of God, the Lord Jesus Christ. Amen? 1 Peter chapter 2, verse 9. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. God's special possession. Who are you? You are God's special possession. Pag-aari ka ng Diyos. Kaya yung buhay mo na yan, hindi sa'yo yan. Pinahiram lang sa'yo yan. Kaya, dapat, kung ano ang nais ng Diyos sa buhay na yan, yun ang maganap at masunod. Hindi yung sarili natin, hindi yung gusto natin, kundi ang kalooban ng Panginoon. So, we are God's special possession that we may declare the praises of Him who called us out of darkness, royal priesthood. Amen? To sa kanina pinag-aralan natin yung mga Levites, the Levitical priest, their main role is to offer sacrifices to God with the best of the animals, the best of the best. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, hindi na po tayo nagsusunog ng templo, sa templo kagaya ng Old Testament. But every Sunday, kagaya sa 1 Corinthians 16:2, we can come as the Levitical priest of the Lord, royal priesthood of the Lord, 1 Peter 2:9, in a place like this, to enter the Holy of Holies and worship the Lord. Amen? So, ang pangalawang dahilan kung bakit po tayo nagbibigay sa Panginoon is because it is our act of worship. Amen? Giving is our act of worship, just like what the Levites did. Because we are now the new Levites. We are the Levites, the royal priesthood of the Lord. And we don't have to burn animals as sacrifices. We have to burn our hearts from all its dross in the presence of God when we enter the Holy of Holies. Doon po sa Old Testament, yung mga Levites, pumapasok po sila doon sa Holy of Holies, sila lang ang makakapasok doon. Walang iba. They are specially chosen by God to be able to enter into the Holy of Holies and do the task of offering unto God. Amen? And if God is pleased, darating po yung presensya ng Panginoon, bababa yung presensya ng Panginoon. And now, we don't have to be the Levites of the old because we are the new generation, a royal priesthood unto the Lord. And anytime, just like in a very simple venue as this, we can enter the Holy of Holies of the Lord. Kung tayo po ay karapat-dapat, kagaya ng mga Levites. Kapag pumasok po tayo, yung mga daladala natin ay the best. Yung mga daladala natin at iaalay sa Panginoon na hindi yung mga pilay, yung mga may kapansanan, mga may sakit at tira-tira sa ating buhay. Tira-tirang oras, tira-tirang pananalapi, tira-tirang enerhiya. Amen? Yung
maghapon ka ng nagtrabaho, ay, punta na ako sa church. Pero pagod ka na, naubos na yung lakas mo. Kasi nagnegosyo ka muna, binuksan mo muna yung negosyo mo. Tapos ay mag-aalas tres na. Ay kinakailangan pumunta na tayo ng church. Amen. Holy of Holies po yung ating goal. Para makapasok sa Holy of Holies, yung mga Levitical priests, they are holy unto the Lord. They are cleansed. And they bring with them the best of the best in their offerings. And so with us, amen? The best of the best in our offerings, in our worship. Kapag tayo pa nakaupo dyan or tumatayo na nasumasamba sa Panginoon, yung po bang puso't isip natin ay nakatuon dito o nandun sa pautang natin o nandun sa sinara nating tindahan, sayang naman, meron pa sana akong kinita, 3 oras din yun, baka meron pa akong customer. When we come into the Holy of Holies, let us leave everything. Amen? Doon sa outer court. And when you are in the Holy of Holies, you are in the presence of God and just dwell in the presence of God and give Him your best. The best of your worship. The best of your tithes. The best of your offering. The best of everything that you have. Amen? And giving is an act of worship. So when you come to church, magkano ba yung ibibigay ko? Doon mo pa lang pinag-uusapan, hinuhulaan mo pa kung magkano yung tithes mo o kung magkano yung dapat mo ibigay sa Lord. Because it is not your priority. Because you don't want to give your best to God. But brethren, let us change that mindset. Let us remember that when you are giving, it is your act of worship to God. And so, pahalagahan mo. Amen? Pagtuunan mo. Ibigay mo yung the best mo. Why? Because it is our act of worship. Just like the Levites in the Old Testament, we are the new Levites. We are the new priest of the Lord. And praise God because we have that privilege to access the Holy of Holies anytime just like this. Bababa ang presensya ng Panginoon every time we call on Him, just as long as we worship Him with a pure heart, in spirit, and in truth. Amen po ba? Amen. So, we give as an act of worship. Amen po ba? Amen. Ano po yung iba pang dahilan kung bakit tayo nagbibigay? Sabantalang, hindi naman dapat sapagkat hindi naman kailangan ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, hindi naman para sa Diyos. Kaya tayo nagbibigay para sa atin. Amen? Tayong may pangangailangan. Kaya tayo inuudyukan ng Diyos na magbigay. Sapagkat nasa ating pagbibigay ang susi ng ating pagpapala. Amen? At tagumpay. So, aside from giving is an act of worship, we give because it is an act of our gratitude. Amen. God has blessed us so much. Amen. Pinagpala ka ng Diyos. Ayaw mo lang paniwalaan. Pinagpala ka ng Diyos ng higit pa sa iyong inaasahan. God has blessed us so much. He has been so generous with us. 1 Corinthians 4:7. What do you have that you did not receive? Anong meron ka na hindi ibinigay sa'yo? Lahat. Lahat. Noong una mong uha sa mundo, noong ikaw ay pinanganak, at huminga ka ng unang hinga mo, at ikaw ay pinalo ng doktor, di ba hubad kang nilabas? Hindi ka naman naka-Gucci nung lumabas ka eh, or naka-Louis Vuitton or Chanel. Di ba? Yung birthday suit natin, ano yon? Our nakedness. That means we have nothing to boast before God because everything that we have, God has given it to us. He has blessed us so much. But then we have the nerve to complain and grumble and say we are not satisfied with what we have and so we want more. Amen? Kung hindi ka marunong magpasalamat sa maliit, hay nako,
lalo kang hindi magpapasalamat sa malaki. Hindi ka marunong magpasalamat sa kaunting pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Gusto mo agad, mag-jump ka. Amen. Ayaw mong dumaan ka sa proseso. Gusto mo agad, instant promotion, instant blessing, instant wealth. Ay, nako. You cannot take a shortcut, brethren. Hindi mo pwedeng sabihin, pinagpala ako ng Diyos. Meron akong luxury car. Amen. Pero hindi ka naman nagtanim. Hindi ka naman namuhunan. Wala kang ginawa. Bigla ka na lang nakatanggap. Walang shortcut. Isang araw babalikan mo para bayaran mo yan. Sapagkat God has not given us something that will, you know, lalaki yung ulo natin at hindi po tayo magpapasalamat sa Diyos. Amen. So James chapter 2 verse 5, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom that He has promised to those who love Him? Amen? We are inheritors of the kingdom. Tayo po ay tagapagmana at napakalaking blessing po and privilege noon. And what do we have to do in return? Be grateful. Amen? Magpasalamat. At isa sa pamamaraan ng pagpapasalamat ay ang ating pagbibigay. Next, Romans 8:17. Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana. We are heirs of God and co-heirs with Christ. Hallelujah. Saan ka nakakita? You are a co-heir with Christ. Kasama kang tagapagmana ni Kristo. Sino ka ba? Sino ako? Sino tayo? Pero binigyan tayo ng ganong pribilehyo. Kapag yung mga mayayaman pag namamatay, nagkakaroon sila ng, ano, di ba? Yung will and testament. Tapos, lahat ng mga gusto nilang pamanahan doon. Nandun, nakasulat. It is binding. Walang makakabali noon. Kaya nagkakagulo-gulo yung mga mayayaman. Kasi halimbawa, merong division sa pamilya nila. Yung mana ay binigay sa mga kapatid na to, yung kabilang mga magkakapatid. Abay, nagagalit kasi hindi sila kasama sa mana. At kahit magtumbling-tumbling sila, i-contest nila yon, they cannot do anything. Amen? Isang araw nakikinig ako kay Josh nung kanilang online class. Yung kanilang pinag-aaralan na itungkol sa mga mana-mana. Ang dami kong natutunan. Totoo pala, kahit na sino ka pa, kahit na ano ka pa, you cannot contest. Because it is a dying testament of a person. Kung ano lang inilagay na doon, yun lang. Hallelujah. Eh dito, kahit ang jablo, hindi niya makukontest. Romans 8:17, tagapagmana kang kasama ni Kristo. You are a co-heir with Christ. Tagapagmana ka. Pag tagapagmana, ano ibig sabihin nun? Ay, okay lang. Okay lang kahit wala. Pambira, tagapagmana ka nga eh. Buksan mo yung rep. Kumain ka, magpakaligaya ka, magpakabusog ka because you are an heir. Tagapagmana ka. Meron kang karapatan. Amen. Hindi ka ampon. Hindi ka saling pusa. You are a legitimate co-heir with Christ. Hallelujah. Because why? You are a son of God. You have been bought with a price. And so even the devil in hell and all his demon cohorts cannot change that. Amen? Cannot change that. So, alam po ba natin yun? Yung stand natin na yun? Do we know that privilege? Do we know that opportunity that we have? And do we act like one? Amen? Do we act like we are the heirs of Christ? That we are the children of God? So if you know that this is your inheritance, if this is your stand, if this is your position, why are you acting as a loser? Why are you acting like you are very poor? Why are you acting that, you know, you are a very hungry person at lagi kang nawawalan, lagi kang wala, lagi kang wala, lagi kang reklamo kasi lagi kang nawawalan. Dapat hindi. Kasi tagapagmana ka. Amen? Co-heir. So if there is something wrong that you are not experiencing the blessings that God has promised, then check your heart. Amen? Kasi baka meron pong mali sa puso natin. Because the Lord said we are co-heirs with
Christ. Tagapagmana tayo sa lahat. Pagpapalang pinansyal, pagpapalang emotional, pagpapalang spiritual, pagpapalang mental in all aspects of our lives. No exemption. When the Lord Jesus Christ bought us with a price, everything included. Even our bodies. Amen? Our physical bodies. Amen? So, if you are suffering from disease, sickness, i-check po natin. Kasi sa Malachi 3:8-11, sabi ng Panginoon, dalhin niyo ang inyong mga ikapo sa kamalig para magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. At kung hindi ko, subukan niyo ako, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang langit para ibuhos ang pagpapala, at pangalawa, sasawayin ko ang salot. I will rebuke the devourer, sabi ng Panginoon. So, twofold ang promise ng Lord. Provision, food in the house, so you should never go hungry. Hindi ka dapat naghihirap. And number two, protection. Because the Lord promised, He will rebuke the devourer. Dapat, hindi po tayo naaatake ng Diablo. Sapagkat, ang pangako ng Diyos sa ating pagbibigay, ibabalik niya ay ang provision at protection. Amen. Amen. So kapag nakakaranas tayo ng sakit, karamdaman sa ating katawan o sa ating mga anak, sa ating mga chikiting, sa ating mga kasambahay, panindigan mo yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Alamin mo yung tayo mo, yung tindig mo, yung pangako ng Diyos, Satanas. Ang sabi ng Biblia, kapag ako ay tapat na nagbibigay ng aking ikapo at handog, ako ay hindi pababayaan ng Diyos. Magkakaroon ng pagkain sa aking kamalig at ako ay kanyang iingatan sapagkat itataboy niya ang salot. Salot ng sakit karamdaman, salot ng disgrasya, anuman ang mga salot na itong pakanan ng Diablo. Amen? So if we are not experiencing this, let us check our giving. Let us check our tithing. Let us check our offering. Because God has absolutely promised provision and protection. So if we are not faithful in our tithing, baka nakakasingit ang Diablo. Kasi hindi tayo tapat sa ating pagbibigay ng ating ikapo, ng ating handog. Amen? Naunawaan po ba natin? Batiin niyo po pa po ako? Amen. Sa Luke 12:48, for everyone to whom much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed, of him they will ask more. So our possessions are to be used not merely for our own selfish enjoyment, but for the benefit of the works of the ministry and for the people around us. Amen? Isipin po natin na hindi tayo pinagpala ng Lord para sa ating sarili lamang. Amen? I-enjoy ito ng pansarili lamang. Pinagpala tayo ng Diyos para maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Much is given, much is required. Sabi po ng Bible. Matthew 10:8, freely you have received, freely give. Amen? So, tayo raw po ay tumanggap ng may kalayaan, kaya may kalayaan din tayong magbigay. God wants us to realize that we have been blessed so that we can bless as well. Amen? Freely you give, freely you receive, freely you give. Amen? So, yun po ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Sa Bible po, merong isang babae na kung saan siya po ay mahirap lang. She's a widow. At nung magbibigay, yung pong mga tao sa paligid niya ay nagbigay ang kakapal ng kanilang mga binigay. At itong babaeng to, yung kanyang isang kusing, the only cent that she has, ay inilaglag niya lahat-lahat. Everything. Lahat-lahat. Kaya yung mga nagbigay ng angkakapal, proud na proud sila kasi ang dami nilang binigay. Pero alam niyo po ba, the Bible account that story to let us realize that it is not
on the quantity of what we give, but it is with the heart that God sees. Amen. Nakita ng Lord tong babaeng ito, nagbigay hindi ayon sa kanyang tira-tira. Yung iba nagbigay ng ganito kakapal, pero tira-tira nila yon. At hindi sila dapat maging proud doon. Pero itong babaeng to, ibinigay niya yung kaisa-isang pera niya na barya, pero yun na lang ang meron siya. At hindi niya ito ipinagkait. Amen? She gave it all. She gave her best. And that is what the Lord honored. Yun po ang in-honor ng Panginoon na pagbibigay. Amen? Yun po ang in-honor ng Lord na pagbibigay. 2 Corinthians 9:7, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, because God loves a cheerful giver. Amen? Kapag tayo po ay nagbigay, hindi po dahil napipilitan, hindi po dahil obligasyon, hindi dahil napupukpok, hindi dahil tayo po ay nahihiya, or hindi dahil obligasyon. Nagbibigay tayo sapagkat masaya tayong nagbibigay. Amen? We are cheerful in giving. God loves a cheerful giver. Just like this woman, she was very happy when she was able to give her all. She was very happy. She did not say, oh, that is my last money. Bakit ko ba hinulog? Or bakit ko hinulog? Amen? No. She was very happy when she saw that, you know, she was able to give her last. She was able to give her all. Amen? So, yun po ang dapat nating tularan. Meron pang isang babae. Ba't kayang mga babae laging ginagawang example ng Panginoon? Amen? Isang babae na meron siyang alabaster jar. Yung kanyang alabaster jar ay pabango na ang katumbas ay isang taong sahod. Nung nakita po ng babaeng ito si Jesus, binasag niya at ibinigay kay Jesus yung pabangong yon, at ginamit niya yung kanyang buhok para panlinis sa paa ng Panginoon. At ang sabi ng mga tao sa paligid, ano ba yan? Bakit ba niya binasag yun? Sayang naman yun. Sayang naman yun. Isang taong mahal-mahal nun. Isang taong sahod ang katumbas. Pero itong babaeng to, hindi niya tiningnan kung anong halaga nung binasag niya para sa Panginoon. Amen? Ganun niya kamahal ang Lord. Handa siyang basagin ang lahat-lahat. Handa siyang ibigay ang lahat-lahat. Hindi niya tiningnan ang presyo. Kapag tiningnan po natin yung presyo ng ating pagbibigay, ay hindi po tayo makakaranas ng higit pa sa ating inaasahan. Let us be like this woman with the alabaster jar, that she was willing to break that jar for the sake of the Lord Jesus Christ. At hindi siya nang hinayang. Sabihin mo natin lahat, hindi nang hinayang. Pag nagbigay po tayo, huwag po tayong manghinayang. Pag nagbigay po tayo, huwag po natin sabihin, ano kayang ginawa nila doon? Ano kayang gagawin nila doon? Saan kaya nila yung gagawin? Itong babaeng to, hindi niya na inisip. Basta sabi niya, I want to bless the Lord. And I want to break this jar. And I don't care if it is expensive or not. Amen? Because her heart is pure. Amen? She is grateful to the Lord. Siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. So yun po yung mga dahilan ng ating pagbibigay. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin, pero inuutusan niya tayong magbigay sapagkat tayo ang may pangangailangan. Number one, because God gave first. Number two, because it is our act of worship. Number three, because it is our act of gratitude to the Lord. At ang susunod, kaya tayo nagbibigay, because we are partakers of the Great Commission and the work of God here on earth. Tayo po ay partner ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay naging business partner ng mga ayala o ng mga pangilinans o ng mga kung sino man ang mga conglomerate natin dito sa Pilipinas. Kapag kayo naging business partner nila, saya-saya niyo siguro, proud na proud kayo, di ba? O kapag ang sabi ng Lord, anak, gusto kitang maging business partner.
for the Great Commission, for the end time evangelization. Hello. Ayun ang pinakadakila at pinaka-honorable that you are a partner of the Lord, that you are a partner, amen, ng Panginoon. At sa pamamagitan nyo ng iyong pagbibigay. Because honestly speaking, evangelization is not cheap. Evangelization is not cheap. Amen? Hindi po mura ang pamasahe. Hindi po mura ang gasolina. Hindi po mura ang paglalakbay. Hindi po mura ang pangangailangan, ang radio, ang TV, ang media ministry. Hindi po mura. Amen? Meron kang ilalabas, meron kang ipapaluwal. At ito ang nais ng Panginoon. He blessed us so that we can be partners with Him. That means we can use our resources back to be partners with Him to accomplish His will here on earth before He comes again. Because the Great Commission was given by the Lord not to the unbelievers. The Great Commission, go into all the world and preach the gospel to all of creation, was given to the disciples, to His followers, and we are God's disciples, Jesus' disciples. Tayo po ang nagpapatuloy ng trabahong yon. At nais ng Panginoon kung paano niyang naging partner sina Apostol Pablo, Apostol Pedro, at ang mga dakilang men of God in the past, we might not be of their caliber, hindi po tayo mga kagaya nila na talagang buwis buhay ang paglilingkod sa Panginoon, pero in our own little way. Amen? Ayaw niyo bang maging kabahagi? Ayaw niyo bang maging kabahagi ng plano ng Diyos sa mundong ito bago siya dumating? At yun po ay mangyayari at magaganap sa pamamagitan ng inyong pagbibigay. In your giving. Amen? The amount that you give will go a long, long way in terms of missions, in terms of travel, in terms of evangelization, reaching out the lost. Amen? Amen? Paying for the cost of evangelization. Amen? Publications of tracts. Amen? Pagpapadala ng mga manggagawa sa mga lugar-lugar. Amen? Tayo po ang nagsusustain yon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. So, another reason why God wants us to give is that because He wants us to be partners with Him. Amen? So, kung meron ka mang partner, ikaw ay partner ng Panginoon. Partner ka ni Jesus. Business partner ka ni Jesus. You are in the business of winning souls. We are in the business of winning souls. We are in the business of evangelizing the world, working double time so that before He comes, the world will be able to know Jesus, hear about Jesus. Amen? Amen. So, gusto mo bang maging partner ng Panginoon? Mark 16:15, He said unto them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Amen? At kasabay po noon ay ang pagmiministeryo natin sa mga nangangailangan. Kasabay ng paghayo, pagmiministeryo sa mga nangangailangan. Kagaya po ng nangyaring donation drive natin. Praise God, naalala niyo yon. It was such a victorious activity that we have had because, you know, it just kept on rolling. Parang bolang gumugulong ng gumugulong. Walang kahirap-hirap kasi ang Lord pinapadala niya yung provision. Amen? Bakit? Nakita ng Lord, willing tayo maging partner niya eh. Para ano? Para pagministeryohan ng mga nangangailangan. Ang dami pong nangangailangan nung panahong yun, na bagyo, nawala ng mga bahay, nawala ng tahanan, walang matulugan, natutulog sa putik, dumating po tayo para magbigay ng banig at ito po'y nakapagdulot ng ngiti at kalakasan sa kanila. Yung mga maliliit na bagay na naiabot natin, amen? Tubig, face mask, mga pagkain, mga bigas, at lahat po ng iyon na ipinamigay natin. So we are partners of the Lord
in ministering to the weak and the needy. And what a privilege, what an honor, amen, to be chosen by God to be a partner, amen. So if there is someone that you would want to be a partner of, wala nang iba yun kundi si Lord. Amen po ba? Amen. James 2:16, if a brother or a sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Pag meron daw nangangailangan, naked and needy, nangangailangan ng warmth, at itinaboy mo na hindi mo ibinigay ang pangangailangan niya, kung ipaparaphrase ko yun, walang kwenta. What does it profit? Amen? So, sa abot ng ating makakaya, kung meron po tayong magagawa, ang nais ng Panginoon as His partner, we are His arm. Sabi ng Bible, kailan ko kayo pinakain, Panginoon? Kailan ko kayo ginamot, Panginoon? When did I do that? You know, whatever you have done to the least of the brethren, you have done it unto me. Amen? The Beatitudes. Ano man ang ginawa mo sa maliliit, ginawa mo ito sa akin. Pag ginawa raw po natin sa mga nangangailangan, pinaglingkuran natin sila, tinugon ang pangangailangan nila, nang walang hinihintay na kapalit, ginawa po natin iyon sa Panginoon. Amen? So akala natin walang kabuluhan yung ginagawa natin, bilang lahat ng Lord yan. Amen? Kaninang umaga, tinuro ko is excellence. Excellence in everything that we do, especially in giving. At yung pong ating ginagawa ngayon, maaaring hindi mo pa makukuha ang reward. Isang araw, your reward is waiting there. Amen? Patong-patong yung corona mo. Malaki yung mansion mo. At naghihintay yung road that is gold, made of gold. Amen? In heaven, sa langit. Sa langit, wala nang kahirapan, kagutuman, sakit, karamdaman. Naghihintay ang iyong malaking tahanan. Kung dito sa mundo, wala kang tahanan, nakikitira ka lang. Or meron kang tahanan pero maliit, masikip. Amen? Pag dumating ang Lord na hindi ka pa rin nagkaroon ng malaking tahanan, okay lang yun. Amen? Huwag kang magagalit, huwag kang magtatampo. Ang laki ng tahanan mo sa langit. Gawa sa ginto. Kaya huwag mong kaiinggitan yung mga nandito na nagpapasasa. Ba't ganun? Yung buhay nila, baliko. Pero bakit ganun? Masagana sila, maalwan. Malaki ang bahay, maganda kotse. Ang pinagkukunan naman nila ay masamang paraan. Pero nagpapakasasa sila. Amen? So, wag mo na pong tingnan yon sapagkat your reward is waiting in heaven. Amen? At hindi, kung kinakailangan hindi ka na maghintay para sa langit, dito mo na matamasa yon, di mas maganda. Amen? Amen. Matthew 5:42, give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. Okay, ito na yung mga gustong-gusto ng mga mangungutang. Oh, tingnan mo, sabi ng Matthew 5:42, bigyan mo na yung mga nangangailangan at huwag mong i-refuse yung mga nanghihiram or nangungutang. Kapag nanghihiram na kailangan, may discerning ka naman eh. It witnesses in your heart na hindi siya nanluloko. Mararamdaman mo yon. Kaya kinakailangan, lagi kang wise as a serpent. You are gentle as a dove, but you are wise as a serpent. Pag may lumapit sa iyo, discern mo yan kung nanluloko o hindi. Nanghihiram siya, talagang kailangan niya kasi may sakit yung anak niya, pupunta ng ospital. Then praise God, kung meron kang kakayanan, if you have the means, then yeah, go. Because Matthew 5:42 says, do not refuse. Amen? But, if you know na yan ay isang scammer, abay, huwag kang magpapaloko. Because the Bible also says, be gentle as a dove, but be wise as a serpent. Maging matalino. Amen po ba? Amen. Amen. So, i-discern po natin. So, those are just some of the reasons why we give. And of course, one major reason why we give also is because we want to obey God.
Gusto nating sumunod. Because we want to be obedient to God. Why? Because God commanded us to give. Amen? Luke 6:38, give, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sa salop na ginamit mo sa iyong pagbibigay, yun ding salop ang gagamitin ng Diyos para ibalik sa'yo. Ibalik sa'yo. It will be given back to you. Babalik ha? Pag hindi bumalik, abay, may problema. Kasi ang sabi ng Diyos, babalik. Kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa'yo. Given, it shall be given to you. Kaya umasa kang babalik. Amen? Huwag mo sabihin, ay, nagbigay ako, okay lang pag binalik ng Diyos, okay lang din pag hindi binalik ng Diyos. Abay, walang ganun. Sabi, ibabalik ng Diyos. Amen? False humility po yun. Yung pag sinabi mo, okay lang, kahit na hindi ako nagdadanas ng maayos, na blessing, okay lang yun. Hindi po yun okay. Kasi ang sabi ng Lord, it will be given back to you. Now, why are you not experiencing the giving back? Because maybe you have not given first. You receive because you give. Meron kang natanggap kasi una kang nagbigay. Amen? Ganun po yung even nature itself. Magtanim ka, meron kang aanihin. Ganun din sa ministeryo at sa kaharian ng Diyos. Magbigay ka at ikaw ay tatanggap. Malinaw po ba yun? Tatanggap ka ba o hindi? Pag hindi ka tatanggap, okay lang ba sa'yo? Hindi. Kasi pangako ng Diyos, ibabalik niya eh. Ibibigay niya. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Alam mo yung running over, yung nauuna sa'yo yung pagpapala, ino-overtake ka? Hindi mo mahabol kasi nauuna sa'yo yung pagpapala. Hallelujah, di ba? Praise God. Yun pala ang pangako ng Diyos, pero bakit we are not experiencing it? Amen? Bakit hindi po natin nararanasan? Eh, ang pangako ng Diyos, give and it shall be given. Kasi hindi natin ginagawa yung first step, give. That's why we are not given back. Amen? Hello? 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week, it's of you is to put something aside. Okay. Pag pumunta po ba tayo dito, meron po tayong pinuput something aside to be given sa ating ministry, sa ating church, sa ating gawain, sa ating iglesia. On the first day of the week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper so that there will be no collecting when I come. It is a command. Set aside something. Give and it will be given. Ito pa. Malakay 3:8-10. Paborito natin to. Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed the Lord? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you are robbing me. You, the whole nation of you. Bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven. Ang binubuksan, window na. Kasi matagal nang bukas yung door. So, additional blessing pa. Pati window bubuksan ng Lord. So that I will pour out to you the blessing until it overflows. Yun po ang pangako ng Diyos. That is the provision part. And then, sa verse 11, then I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will your vine in the field cast its grapes, says the Lord of hosts. All the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. Amen? Napakalinaw po ng utos ng Panginoon. Dalhin ang inyong mga ikapo at handog sa storehouse ng Panginoon, which is the house of God. At ang pangako ng Diyos, He will open the windows of heaven to provide for our needs so that it will overflow
And number two, He will rebuke the devourer. So no harm can come to you. No pestilence, no salot can come to you because God has promised to protect you when you give your tithes and offering. And so when we are suffering, let us check our lives and our giving. When we are under curse, when it seems like we are struggling to live, you know, provided with all our needs, when we are struggling, that we are suffering a lot of calamities and troubles, the Lord says He will rebuke the devourer as a twofold fruits or blessing of giving. Sa Malachi 3:8-10. Amen po ba? Amen. So let us check our lives. If there is something wrong, there must be something wrong in our giving. Amen? Because if we bring our tithes and offering to the Lord faithfully as an obedient child of God, He has promised to bless us. He has promised to overflow us with blessing, to overtake us with blessing. And number two, He has promised to protect us from all the harm that this world can give. Amen? So, kahit na dumating pa ang isang milyong pandemya ng mundo, kapag ikaw ay nasa Diyos, protektado ka ng Diyos. Amen? Amen? Because God says, I will rebuke the devourer. Hindi ko papayagang makalapit sa'yo, hindi ko papayagang makanti ka, ang sabi ng Panginoon. Hello? Amen po ba? Amen. Amen. So, we give because we are obedient to the command of God. Ngayon, sabi nila, ang tithing nasa Old Testament lang yan. Kanina, Matthew 23:23, binasa ko yon. Nasa New Testament po, nagta-tithes pa rin ang mga tao. Nirebuke nga lang ng Panginoon kasi tight sila ng tithes. Nakakalimutan naman nila yung iba pang mas mahalaga. Kagaya ng pagpapakita ng mercy, ng justice, ng faith. Amen? Para sa mga nangangailangan. And that's what they call hypocrisy. Pero hindi sinasabing hindi ka mag-tithes. Mag-tithes ka. Pero kasaba ng pagta-tithes mo, gawin mo pa yung ibang nararapat sa'yo. Amen? So, in the New Testament, it was never abolished. Sabi po ng Panginoon sa doon po sa mga nag-oppose sa tithing, sabi po doon, I have not come to abolish the law, but to fulfill it. Amen? So, pinulfill ng Panginoon yon. So, ano po ba yung mga tinuturo or sinasabi ng Diyos na ibigay natin? So, number one, yung sabi nga natin kanina, tithes. Amen? So, minention ko na po yung mga verses about tithing, Malachi 3:8-10. Malachi 3:8-10, Genesis 28:2, Leviticus 27:30, at Matthew 23:23 sa New Testament. Ano pa po yung mga pinapabigay sa atin ng Panginoon, yung kumanya na ibigay natin? Offering. Amen? Yung tithe, hindi ka pa nagbibigay nun. Nagbabalik ka pa lang. Binabalik mo pa lang yung ikasampung bahagi. Yun po yung hatian nyo ng Panginoon. Hatian, lugi nga ang Lord, di ba? Tenth lang sa Kanya. Yung 100%, lahat galing sa Lord. Hinihingi lang niya na ibalik 1/10. 10%. Amen? Hindi pa nga 50% yung hiningi ng Diyos eh. Abay, lalong maraming magwawala nun. Di ba? 10% pa lang yung hatian natin ng Panginoon. Bagamat sa Kanya lahat nagmula. Sa Kanya nagmula ang hangin. Sa Kanya nagmula ang ulan. Sa Kanya nagmula ang araw. Sa Kanya nagmula lahat ng bagay. Ng soil, ng fertilizer. Lahat nagmula sa Diyos because it's nature. It's God's creation. But then, we don't even, you know, discount that. At inaako po natin lahat at ayaw po natin ibalik sa Lord. So, tithes. Okay? Offering. Dito sa offering, dito ka na nagbibigay. This is your giving. And this is the measure that God will look upon our giving. Yung pong ating offering. Gaano kalaki, gaano
kapure yung heart mo sa pagbibigay ng iyong handog. Yun po yung act of worship, act of love, act of gratitude. That is your offering. Amen. Dito po nagtakatalo. Sapagkat merong woman na handang ibigay yung alabaster jar. Meron naman yung mga bystander, hindi sila handang ibigay yun. Konti lang ibibigay nila, yung tira-tira nila. So dito nagkakatalo. Kaya hindi rin pare-pareho ang blessing. Kasi meron todong magbigay eh. Nang walang agam-agam, kagaya ng babaeng balo, binigay niya lahat, hindi niya inisip kung ito na yung huling sentimo niya, ibinigay niya. Amen? Now, kapag iba-iba tayo ng pagbibigay, sapagkat iba-iba tayo ng pag-ibig sa Diyos, palagay mo ba kapag nagpala ang Diyos, pare-pareho rin? Amen? Hindi. Amen. Sino yung pagpapalain niya ng masigit? Yung mas malaki ang ibinigay. Amen? Sapagkat mas malaki ang pag-ibig noon. Ngayon, hindi ba patas ang Diyos? Patas nga ang Diyos eh. Kasi the same measure that you give, the same measure that it will be given back to you. Kaya nga sabi ko kanina, pag pumunta ka ng bangko, tatanggapin ka nila kung meron kang dineposito doon. At mawi-withdraw mo kung magkano yung binigay mo. Amen? Halimbawa, nag-ano ka doon ng 10,000, nagpatago ka ng 10,000 doon. Nung dumating ang oras na gusto mo nang kunin, pumunta ka sa bangko, 10,000 mawi-withdraw mo. Hindi mo pwede sabihin, pa-withdraw ng 10 million. Diba? Kasi hindi naman 10 million yung tinago, pinatago mo eh. 10,000 lang. Amen po ba? So it is the same in our giving. Offering is the, ito na po yung pagbibigay, hindi yung ikapo. Sapagkat yung ikapo, pagbabalik pa lang iyon. You are just giving back your tenth. But offering is your love. Offering is your act of gratitude. Offering is your act of worship. And it varies from each one of us. It depends how much you love the Lord. When I gave my life to the Lord, I gave everything. I gave up my dreams, my ambitions, my family. I left everything for God. And when I followed the Lord, no turning back. Amen? Nung sinunod ko at pinaglingkuran ng Panginoon at binigay ko ang buhay sa Panginoon, iniwanan ko ang lahat. Amen? Ito ang gusto kong paglilingkod sa Panginoon. I went into full-time ministry. Ngayon, meron akong mga kasabayan na nakakilala rin sa Panginoon, pero hindi kagaya ng pagbibigay ko ng buhay ang ginawa nila. Bahala na ang Lord mag-reward sa amin. Amen? Amen. Ganon din po sa atin. So that's tithes and offering. Ano pa yung mga pinabibigay ng Panginoon? First fruits. Proverbs 3, 9-10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So, biblical din po ang first fruit. Amen? All the first fruit of your land, of all your produce. Amen? So, we practice that here. Amen? So, ano ba yan? Hindi pa kontento sa tithe, hindi pa kontento sa offering, may first fruit pa. But hindi po yung first fruit. Walang sukat-sukat yun. Buo. First fruit, buo. Amen? Kaya kung yung tithes mo pa lang, ikasampung bahagi, hindi mo maibigay, abay, mahihirapan kang magbigay pa. Amen? Kaya po dito, ang daming bigayan. Amen? At hindi po tayo nangingiming ipangaral sapagkat ito po ang susi ng pagpapala. Amen? Hello? Biblical po ba ito? Biblical. I was quoting from the Bible. Proverbs 3, 9-10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Amen? At hindi lang yan. Andami pa. Financial support. Love gift for the man and woman of God. Amen? Pero ang mga taga-kingdom, sanay yan. Amen? Sanay sa bigayan. Amen? Kasi patay sa sarili. Hello? Patay sa sarili. Dito sa kingdom, pag hindi ka patay sa sarili,
mahihirapan kang sumunod. Pero kapag patay ka sa sarili, amen, hindi na iigkas yung laman mo, hindi ka na magre-reklamo. Amen? Oh, ilang beses pa iikutin yung offering, bakit? Ilang beses, ano, wala na bang katapusan yan? Amen? Dito po sa kingdom, love na love po natin magbigay. Amen? Sapagkat love na love po natin ang Lord. So aside from your tithes, your offering, your first fruit, your financial support and pledges. Amen? Ano man ang mga pangalan niyon. Galatians 6:6. One who is taught the word must share all the good things with the one who teaches. Okay? Sino raw po ang nakakatanggap ng pangangaral ng salita ng Diyos? Kinakailangan ibahagi niya ito doon sa nangangaral sa kanya. Biblical ba yon? Biblical. Amen? Amen. Ngayon, bakit po natin ito itinuturo? Sapagkat ang sabi ng Biblia, the more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Amen? Mas pinapagpala raw po tayo kapag tayo po ay nagbibigay kesa sa tumatanggap. Kaya, the more giving, amen? The more blessing, the happier we are, the more cheerful we are. We don't give out of grudging, we don't give out of complaining, we don't give out of obligation, but we give because we love the Lord and we love the works of the Lord. Amen po ba? Amen. So, praise God, sapagkat ang mga taga-kingdom po ay anak po ng katotohanan at hindi po natin sinashun away ang katotohanan. So, to those who oppose tithing, sabi po ng Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets, but I have come to not to abolish them, but to fulfill them. When the Lord came, hindi po niya inabolish yung tithing. Amen? Kanya pong kinonsummate, amen, ang completeness ng ating blessing. Maging ganap yung pagpapala natin nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. So, these are some of the reasons why we give. Amen? And I could enumerate many, many more, but these are the basic things. And kahit po magsalita ako na magsalita dito, kung hindi naman po natin gagawin, hindi rin po, wala rin pong kabuluhan. So, ang kinakailangan po natin, ilagay po natin at itarak sa dibdib natin ng malalim so that we can experience the blessing and the promises of God. Because that is the last thing that I have to tell you why we should give. We give so that we can experience the promises and the faithfulness of God. When we do not give, when we do not feel the lack, you know, seeming lack, kasi pag nagbigay ka, nawalan ka eh. Amen? So pag nawalan ka, doon ka magsisimulang magtiwala. Kagaya ng babaeng yun, ibinigay at nilaglag niya lahat eh. Wala na siyang kakainin. Yun na yung tinatawag na pananampalataya. Pag hindi mo hinakbangan yun, hindi mo malalaman ang kabuluhan ng pananampalataya. Si Nanay Cora, nung binigay niya yung tinaktak niya yung kanyang wallet, wala na siyang pamasahe pa uwi. Pero hindi niya inisip kung wala siyang pamasahe pa uwi. Sabi niya, may dalawang paa naman ako eh. Maglalakad ako pa uwi. Naglakad siya pa uwi. Yun ang pananampalataya. Hindi mo malalaman ang kahulugan ng pananampalataya kung hindi mo mararanasan ito. At mararanasan mo ito kung mawawalan ka pansamantala. When you give, you lose something. Amen? For a while. But the Lord has promised to give it back. And then, you will begin to hope. You will begin to have faith. Ikaw ay hahakbang. At ikaw ay magtitiwala. At anong mangyayari? Mabibuild ang iyong character. Mabibuild ang iyong faith. Amen? And praise God. Sapagkat ito ang nagtutulak sa atin para lumago at tayo pa'y lumalim sa ating pagkakristyano. Amen? So giving will build our faith. Giving will pave the way for us to experience the promises of God. Pag nagbigay ka na, umasa ka na. Pag nagbigay ka na, manampalataya ka na. Pag nagbigay ka na, tingnan mo na ang pangako ng Diyos. Pag nagbigay ka na, paniwalaan mong tapat ang Diyos. Amen? Amen? Kaya ito yung tinatawag na faith. Wag mong gusto po kasi natin is ano eh, yung
easy-easy lahat ng bagay. Hindi po pwedeng ganun. Sabi nga ng BSP, asan ba yung cellphone ko? Ay, andyan, yung cellphone ko. Panay ang text sa akin ng BSP, mag-ingat, be wary, be careful sa mga scammer na nag-o-offer ng quick money. If it's too good to be true, don't believe it. Too good to be true. Magbigay ka ng 100,000, babalik ng 200,000. Ang BPI nga ay 100 years ng bangko, hindi ba kapagbigay ng ganong interest? Puri ng Panginoon, 3% nga lang, hirap na hirap pa sila eh. Pag nag-time deposit ka, magkano lang yung inangat? Tapos itong mga scammer na ito, nangangako, 100,000, gagawing 200,000? Hello? Eh tayo mga Kristiyano, matalino tayo, di ba? Amen? Hindi tayo naluloko, di ba? Hindi tayo maluloko. Kasi nasa atin ang katalinuhan ni Kristo. So wag po natin itong paniwalaan. Hindi po ito ang ways ng Lord. No matter what, ano man ang gawin mo, bumalibalentong ka man, that is not God's ways. God's ways is this. You want to be blessed? Give. You want to be blessed? Be faithful. You want to be blessed? Hold on to the promises of God. Don't make easy money. Quick money. Hindi po yun ang ways ng Panginoon. Hindi po yun ang paraan ng Panginoon. Amen? Amen. If it's too good to be true, it's scam. It's a fake. Eh kung totoo yun, sana all na lang, amen, na nakakuha tayo ng ganun. Pero hindi po totoo yun. At nawa po, kung naano na tayo minsan, huwag na tayong pagpapaulit, di ba? Huwag na magpapaulit. Kung nabudol na tayo minsan, pag meron uling mag-attempt na mambudol sa atin, alam na natin, nabudol na tayo noon eh. Amen? Because we know that is hindi po yun ang ways ng Panginoon. Amen? So, we can experience the promises and faithfulness of God when we learn how to give. Because there is a promise blessing in giving. Ano yung sabi ng binasa natin kanina sa Malakay? Dalawa, twofold, provision, hindi tayo magkukulang, at protection. He will rebuke the devourer in our lives. At alam nyo po ba, how do we give? Paano ang ating pagbibigay? 2 Corinthians 9:6-8. With a cheerful heart. Amen? Giving generously with a cheerful heart. Because God loves a cheerful giver. Amen? At paano po tayo magbigay? In the midst of severe trial, sabi po dun sa Macedonian churches, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kailan, paano raw po tayo magbigay? Number one, cheerful giving. Amen? Nakangiti pag nagbigay. Pangalawa, with out of extreme poverty, kahit na anuman ang sitwasyon natin, ang condition po ng Panginoon na hindi tayo magbibigay kapag meron lang tayo. Kasi yung mga Macedonia, wala sila, nagbigay sila. Okay, so ano pa yung mga benefits of giving? Meron akong nabasa, hindi to Christian ha, hindi Christian article ito. Sabi po dun sa aking binasa, kopyahin ko lang, sabi niya ganun, apat ang blessing ng benefits of giving. Hindi to Christian article, hindi pastor sumulat nito, doktor yata ang sumulat nito. Sabi niya, the benefits of giving, hindi to Christian. Giving makes you feel happy. Your brain ay nagsisecrete daw ng endorphins. Okay? When you feel happy, your brain simulates the act of charity and releases a good feeling chemical such as endorphin, which gives you a sense of euphoria, and oxytocin, which promotes tranquility and inner peace. Kapag nagbigay ka, masaya ka raw. At nagsisecrete yung hormone mo ng endorphin na nagpapasaya sa'yo, nagpapaligaya sa'yo. Amen? Unbeliever pa ito, ha? Number two, ang benefit of giving. Benefit of giving, number two is, it gives you good health. It lowers your blood pressure. Hindi ko alam to, praise God. It lowers your blood pressure. It lowers your stress level. Did you know that stress is the root cause of many unexplainable sickness and disease? Stress. Pumunta ka sa doktor, hindi ma-diagnose yung sakit mo. Stress. Pag na-stress ka, na nagsisecrete yung stomach mo,
yung stomach mo nagsisecrete ng kung anumang acid, kaya umaasim yung sikmura mo, nagkakaroon ka ng GERD hanggang sa akala mo, nagpapalpitate ka na, akala mo mamamatay ka na. Stress lang yun. Kapag nagbigay ka pala, bumababa ang stress level mo. Bumababa ang blood pressure mo. Amen? Kaya yung mga high blood dyan, ito lang pala ang gamot. Magbigay. Give. It will lower your blood pressure. It will lower your stress level. Ito po ay study, a product of study. Research and study. And giving also lessens your anxiety and depression. Amen? Kapag ikaw ay nadidepressed, kawawang-kawawa ka, nagsiself-pity ka, pumunta ka, lumabas ka, at magbigay ka, you will feel good. Kasi mararamdaman mo, hindi pala ako kawawa, may mas kawawa pa sa akin. Amen? And so it makes you feel good. Kaya nawawala yung stress mo, yung depression mo, yung anxiety mo. So go out there, huwag kang magmukmuk. Amen? At huwag mong alagaan yung wallowing mo at saka yung loneliness mo. Number three, giving promotes social connection. It establishes goodwill with your fellow men. Amen? Kapag ikaw ay mapagbigay sa kapitbahay mo, bigyan mo ng ginataang munggo, naku, tumantua yung kapitbahay mo sa'yo. Sa susunod siya naman ang magbibigay sa'yo. Anong produkto? Nagkakaroon ng magandang samahan. It connects you to people and it gives goodwill among people. Amen? So, giving gives goodwill. And number four, giving is contagious. Ibig sabihin, when you give to somebody and you bless somebody, that somebody will give to another somebody who will bless another somebody, and it will be like a ball rolling. Ang tawag po doon, paying it forward. You pay it forward. You receive something good, you are willing to give it to others. Because just as you have received something good, you want to give something good away. Amen? So, alam ko, idealistic to, pero kung ganito nga lang sana, this world will be a better place to live in. Wala yung nagbabarilan, nagpapatayan. Amen? Hello? Wala yung mga corruption. Because everything will be in a sense of goodwill. Amen? Hindi po nagbabarilan. Magkakabaro, nagbabarilan. Paano kaya yun? Amen? There must be something wrong in that. Amen? Buti na lang si ate, sabi niya, yung donut daw niya. In conclusion, I would like to end. Sabi po ng Panginoon sa Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remember the words, the Lord Jesus Christ Himself, who said, it is more blessed to give than to receive. Maybe in our lives we have been nahirati. Now we have been receiving and receiving and receiving. We have been receiving always. Tayo lang yung tanggap ng tanggap. Why not try? Give. Ikaw naman ang magbigay. It will reduce your stress. It will lower your blood pressure. It will take your anxiety and depression away. And it will establish goodwill among your brethren. Amen? Among your family members. Give. Ikaw naman ang magbigay. Ikaw naman. Hindi ikaw yung tanggap ng tanggap. Amen? And then you will be set free. You will have a breakthrough. So ano man ang kailangan natin sa Panginoon, ang nais ng Panginoon, we realize, Matthew 16:19 to 20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Saan daw po tayo mag-iimpok ng kayamanan? Dito sa lupa? Yung mga nag-impok nga dito ng kayamanan sa lupa, nagkaroon ng pandemya, bumagsak ang kanilang mga kabuhayan. Hindi sigurado. Our treasures are not secure here on earth. When we want our treasures to be secure, let's store it up in the heavens. Doon po natin impukin sa langit. Magbigay po tayo sa Panginoon. Magbigay po tayo sa gawain ng Panginoon.
hindi dahil kailangan ng Panginoon, kundi tayo ang may pangangailangan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kapag nagbigay ka, ibabalik ito sa'yo, siksikliglig, umaapaw, walang sukat, pagkalagyan. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Kapatid, kumusta ang iyong katayuan sa pagbibigay sa Panginoon? Marami ka bang ipinangako sa Lord? Marami ka bang ipinangako sa Diyos? Kumusta naman ang mga pangako mo? Hindi naman ba napako? Nagkulang ka ba nung nakalipas? Or, hindi naman ako nagkulang, sumobra pa nga ako eh. Praise God! At naway magpatuloy ka. Pero sa oras na to'y, kinakausap tayo ng Diyos. God is talking to us, speaking to us, searching our hearts. Because, as I told you, we are never going back to normal. We are never going back to be better. The world will become worse and worse and worse. And when that time comes, God wants us to be prepared. God wants us to be informed. God wants us to be knowledgeable and wise. And to be able to prepare for the forthcoming economic disaster, worldwide economic collapse, God wants you to be faithful in giving. God wants you not to lose sight of your giving. Because it is in giving that you will receive. It is in giving that you will be blessed. Give and it shall be given unto you hundredfold. Kapatid, kung meron tayong dapat ipagsisi sa harapan ng Diyos, magsisi tayo. Kung hindi tayo naging tapat sa nakalipas, kung sinayang natin ang ating pananalapi sapagkat nagtiwala tayo sa pamamaraan ng mundo at hindi sa pamamaraan ng Diyos, magsisi tayo. Let us repent. Let us repent of our sins. Let us repent of our trusting in our own abilities and schemes of this world. Let us repent if we have wasted God's money. Let us repent if we have not put our trust in Him. Let us repent if we have not been faithful in our giving. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, kausapin mo kami. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapagtuwid kung hindi po tama ang aming lakad sa aming pagbibigay. Patawarin mo po kami at linisin. Come on, talk to your God. Talk to your God. If there is something that you have to ask forgiveness for, because you have promised something and you have not done it, nangangako ka ng nangangako sa Diyos pero hindi mo tinutupad. Inabandon na mo ang iyong calling. Ikaw ay tagasunod ng Panginoon, tagasuporta ng gawain ng Panginoon, at ito yung tinalikuran. Nasilaw ka sa salapi, nasilaw ka sa pera. Sa oras na ito, magbalik-loob ka sa Diyos, humingi ng tawad. Yes! Bago dumating ang judgment, bago dumating ang devourer, bago dumating ang parusa ng Panginoon, magsisi tayo ng ating kasalanan. Tinapanawagan tayo ng Panginoon magbalik loob. Hingi natin ng tawad ang ating pagmamahal sa salapi. Hingi natin ng tawad ang ating kawalan ng katapatan. Let us ask forgiveness for what we have done, for what we have promised, that we're not pleasing unto the Lord. Yes, O God, kurabasya katakak. Rising from our heart, within us cry.
Abba Father, and it's yes, help us, O God, help us to give unto you, Lord, faithfully. Oh, Rabashikita ka. Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon, patawad po, sapagkat ako'y nagkulang, ako'y nagmalabis, ako'y nagtiwala sa aking sariling kakayanan, sa pamamaraan ng mundo. Hindi po ako nagtiwala sa inyo. Hindi po ako naging matalino. At aking pong tinalikuran ang aking tawag. Patawad po kung ako'y nangako at ang mga pangako ko'y napako. Patawad po kung ako'y nagkulang. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanang nagawa, sa lahat ng aking kawalan ng responsibilidad. Patawad po, Panginoon. Forgive me for my responsibility. Forgive me for all the things that I have done against Thee. Forgive me for not fulfilling on my promises. Forgive me, O God. Cleanse me with the blood of the Lamb. And help me, restore me, because I want to give. I want to bless you. I want to worship you. I want to praise you. I want to offer my everything to you. And so, Lord, accept me, receive me, cleanse me as I open my heart to you once again. Come into my life. Reign in me, let your will be done, and help me be the kind of person you want me to be. Tulungan mo akong maging tapat, Panginoon. Tulungan mo akong makasunod, Panginoon. Tulungan mo akong makasamba, Panginoon. Tulungan mo akong makapagbigay ng buhay, ng lakas, ng talento, ng oras, ng pananalapi. Tulungan mo akong maialay ang lahat sa'yo. Higit sa lahat, ikaw sa buhay ko. Ikaw ang aking maging prioridad. Hindi ang aking negosyo. Hindi ang aking pag-aaral. Hindi ang aking sarili. Hindi ang pananalapi, kundi ikaw, Panginoon. Tanggalin mo ang aking pagmamahal sa salapi. Tanggalin mo ang aking kakulangan. Tanggalin mo ang aking kawalan ng katapatan. At tulungan mo akong makapagpanibagong buhay. Sapagkat gusto kong makasunod sa iyong kalooban. Come on. Cry out to God. The secret of blessing is giving. Though you work hard. Hindi ko sinasabing mali ang pagpapakapagal mo at pagpapakapagod mo at pagtatrabaho mo. Ituloy mo yan. Pero huwag mong ipagpalit yan sa Diyos. Unahin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang hinihingi niya. At ikaw ay mapapagpala. Kundarabashikitaka. Yes. Promotion will come upon you. Blessing will come upon you. Healing will come upon you. Victory will come upon you. Prosperity will come upon you. Kapag tayo ay nag-ayos ng buhay sa harapan ng Panginoon, at kung ikaw ay handang tumanggap, taas mo ang iyong dalawang kamay patungo ng langit, pagkatapos na ikaw ay makapagsisi, handa ang Diyos na ibigay ang saang para sa'yo. Kaya naman, Panginoon, kagaya ng iyong pangako, buksan mo ang langit, O God, and pour out upon your people. Bless the desires of their hearts. Bless the prayers of their hearts. Promote them. Give them victory, Lord God. Give them blessing. Give them contracts. Give them promotion in the name of Jesus Christ. And just as you have promised, O Lord,
Rebuke the devourer. Tanggalin mo ang salot. Tanggalin mo ang sumpa. Tanggalin mo ang karamdaman sa kanilang tahanan, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Itaboy mo, Panginoon, ang masamang gawa ng Diablo at sila ay protektahan mo. Balutan mo ng iyong presensya. Balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo. Sa oras na ito, Panginoon, lalakad sila sa kalooban mo at lalakad sila sa tagumpay. Walang gawa ng kaaway makapananaig. The Lord has said, I will rebuke the devourer and I will protect you, saith God. The Lord has said, give and it shall be given unto you, and so you receive. Good measure pressed down runneth over. Receive your blessing. Financially, emotionally, spiritually, ano man ang kailangan mo sa Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon, tanggapin mo ang pagpapala. Tanggapin mo ang blessing na hinihingi mo sa Diyos sapagkat 2,000 taon ng nakaraan, binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng pangangailangan mo. At ngayon ay tanggapin mo na lamang ito. Yes! Just receive! Receive! Receive your healing! Receive your blessing! Receive your victory! Hallelujah! Yes! By your stripes I've been set free, Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough. Yes, the Lord is more than enough. Jesus is enough. Receive your miracle. Receive your healing. Receive your blessing. Receive the answers to your prayers. God is willing and able. Receive in the name of Jesus. For me, Jehovah Shah. Yes! You're my healer. God is your healer. Receive! Pinapalakas ng Diyos ang iyong katawan. Nire-restore ng Panginoon ang iyong katawan. Ano man ang sakit karamdaman mula ulog ng talampakan, pinapagaling ng Diyos. Tanggapin mo ang imala sa pangalan ni Jesus. Nananakit na likuran, nananakit na ulo, nananakit na mga mata, ang mga bukol ay tinutunaw ng Diyos. Ang mga mahihinang buto, mahihinang mga muscle at kalamnan, pinapalakas ng Diyos. Tanggapin niyo ang himala. Receive your miracle. Receive your healing. Jesus is the miracle working God. He does not change yesterday, today, and tomorrow. He heals. He blesses. He is more than enough. Thank the Lord. Thank Jesus. By His stripes, you are healed. By His wounds, you are healed. Yes, sabihin mo, Panginoon, salamat. Magaling na ako. Sa mga latay mo sa krus, magaling na ako. Sa katawan mong nabugbog sa krus, magaling na ako. By your stripes, I am healed. By your wounds, I am healed. I am restored. I am set free. Because the Lord today has rebuked the devourer upon your life, upon your family, upon your business. Yes, O God.
Yes! He will supply all our needs in the midst of pandemic, in the midst of economic disaster, in the midst of poverty and lack and need. God is more than enough. Oh, Rabashakataka. At ito ang sabi ng Panginoon, ang mundo ay patuloy na magdaranas ng kahirapan. Ang mundo ay magkakaroon ng maraming problema. Ang mga bansa-bansa ay mag-aaklas, magkakagulo. Pero ikaw na tapat na anak ng Diyos, ay iingatan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, isusustain ng Diyos, pagpapalain ng Panginoon. Tanggapin mo ito ang sabi ng Diyos sa iyo. Ito ang pangako ng Diyos. Receive it right now in Jesus' name. This is the prophetic word from the Lord that will sustain you in the midst of what is happening around you. Yes, this is the promise that will sustain you, saith God. And so hold on to it, cling on to it, be faithful, saith the Lord. Giving brings a release. Giving brings breakthrough. Giving will pave the miracle to happen in your life. Just thank the Lord. Just praise the Lord. Just give Him glory. Just give Him honor. Just give Him praise. Give and it shall be given unto you. Pressed down, good measure. Your cup will run over. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hindi na tayo mag-aalala. Lalakaran natin ang kalooban ng Diyos. At hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo iiwanan, pababayaan. Patuloy niya tayong tutulungan. Patuloy niya tayong pagpapalain. More than enough. More than enough. More than enough. More than enough for me. Thank you, Lord. Jesus, you are more than enough for all of us. What more can we need? What more shall we ask? Jesus, you are more than enough. To your name be the glory, now and forever. In Jesus' sweetest and mightiest name. And everyone says, amen and amen. Praise God! Isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen? Napakabuti ng Panginoon sapagkat the whole day, tinuturuan tayo, the whole day, andyan siya laging ipinapaalaala sa atin ang salita niya. Amen po? Simula pa kaninang umaga, kahit hindi ko na-exhort ang offering, ay ipinaaalala na sa atin, sinasabi na sa atin ng Lord na tayo ay magbigay. Magbigay ng first fruits, magbigay ng tithes, magbigay ng offering, magbigay na kung ano ang hinihingi ng Lord sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. At samahan niyo na rin po ako, nabasahin na rin natin yung Acts 4:32. Nakakatuwa po ang Panginoon sapagkat ayaw niya tayong maghirap. Amen? Ayaw ng Lord na tayo ay nagdarahop, nagugutom. Nais ng Lord na tayo ay pagpalain, hustong takal, siksigliglig at umaapaw. Amen po ba? Napakaganda ng sinabi niya, ang provision ay ibibigay niya sa atin. Amen? Ang proteksyon ay nasa sa atin kung tayo po lamang ay nagbibigay ng ating mga tithes and offering. Amen po?
Samahan niyo po akong basahin ang Gawa 4:32, Acts 4:32 at saka yung mga susunod pang verses. Nagkaisa ang ng damdamit isipan. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at itinuring ninuman sa sarili niya ang kanyang mga ari-arian. Ulitin ko, at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Verse 33, ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen. So, nagkaisa daw po ng isipan at ng damdamin. Amen. Sila ng mga sumasampalataya. At hindi inari anuman ang kanilang mga kayamanan, anuman ang kanilang mga nasasakupan, gano'n man ang kanilang kalawak na lupain o gano'n man sila kayaman, hindi nila inaring sa kanila lamang yon. Amen. Sila ay taos puso, buong pusong nag-share. Amen. At ibinibigay ito sa paahan ng mga apostol. Amen po ba? Saan dinadala? Sa paanan ng mga apostol, dinadala sa kanyang iglesia, dinadala sa templo ng Panginoon. Amen? At sinabi po na wala pong nagdarahop doon. So mga kapatid, kinakailangan po natin na tayo ay magkaisa. Amen po ba? Ng ating puso at isipan. Kung susunod tayo na patuloy na magbibigay ng ating tithes and offering, magkaisa po tayo sa mabubuting layunin ng ating iglesia, sa magagandang plano. Amen po ba? Tulad nga po ng pagsasaayos ng ating bahay panambahan, papalakihin, gagawin na yung mas malawak na lugar ng panambahan. Amen. So, maging kabahagi tayo, makiisa tayo, amen po ba? Sumuporta tayo, ibigay natin ang ating financial support para sa pagpapaganda ng iglesia. Amen. At patuloy na gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Amen. Makakapagpatuloy tayo sa kanyang gawain. Amen po ba? Katulad nga ng sinabi dito, nagkaisa ng damdamit, isipan ang lahat ng sumasampalataya, ang kapakanan, ang dahilan. Amen po ba? Hindi sa kanilang beneficyo lamang. Amen po ba? Tinuturuan tayo upang tayo ay pagpalain. Amen. Para tayo ang yumaman. Amen po ba? At kapag tayo naman ay pinagpala at yumaman, ay magkaisa tayo na palakihin ang ating iglesia. Amen. Palakasin natin ang ating radyo, palakasin natin ang ating TV ministry. Amen po ba? Pahabaan sapagkat kanina pa po pinapaliwanag yung ating pagbibigay. Wala na pong dahilan para hindi pa tayo makapagbigay ng ating first fruits, tithes and offering. Amen. Ibigin ng Diyos ng ating buong puso, isip, at lakas. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Amen. Sa ating pag-ibig sa Diyos, kaya po natin ibigay ang ating first fruits. Gano'n man po yan kalaki. Kasi mahal natin si Lord eh. Amen. Love your neighbor as yourself. Sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering, marami pa po tayong mga kapwa na hindi paligtas. Na kinakailangan nating iligtas. Abutin ang nasa malalayo na hindi pa naabot ng kaligtasan ni Kristo. Amen po ba? So, lahat po ng ating sinasabi dito ay hindi po negosyo. Amen. Ang lahat po ng sinasabi natin ay salita ng Diyos na kung ating susundin, buong puso tayo na susunod na may buong puso na masaya na tayo ay magbibigay, mananampalataya, tayo po ay pagpapalain. Amen? Napakabuti ng Panginoon kasi
wala po siyang pangako sa atin na pangit. Wala po siyang salita sa atin na tayo ay maghihirap. Amen. Para hindi po natin maintindihan ang bawat salita niya. Amen. So sa oras nito, paikutin na po natin ang ating offering. Bakit? Para po sa ating tithes and the offering, first fruits. Amen po ba? At sa ating pagbibigay din po, kung meron po tayong sobre, makikita nyo po talaga, nandyan po yung mga ministeryo. Kung saan, kung ano-ano yung mga pinagkakagastusan ng ating iglesia. Huwag po natin kakalimutan nating love gift sa man and woman of God. Amen po? Ano po ang sabi ng Matthew 10:40? Matthew 10:40. Lumayo ako. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng pagpapala. Amen. So, laging ibinabalik ng Lord sa atin ang ating mga ibinibigay. Amen po. Kung pagpapalain natin ang man and woman of God, anuman ang mga blessings para sa kanila, blessings din po natin. Amen? Ano man ang ginawa natin sa mga lingkod ng Diyos, yun din po ang gagawin ng Lord sa buhay natin. So, sabi nga po ng Galatia 6:6 na silang mga tagapagturo ay pagpalain natin. Bahagi na natin ng ating mga blessings. Huwag nating suluhin. Gaya no Acts 4:32 na tayo ay nagkakaisa. Amen. Kaisa po natin, kaisa po tayo ng mga lingkod ng Diyos sa lahat ng mabubuting plano. Amen? Sa lahat ng hangarin pa para sa Diyos. Amen po ba? So tayo po ay huwag makakalimot sa kabila ng ibinigay po natin ang ating first fruits, ibinigay po natin ang ating tithes and offering, ibinigay po natin ang ating pledges, ibigay rin po natin ang ating support sa man and the woman of God. Sa araw na to, wala po ang man of God. Amen? Nasa ibang lugar siya, nagmi-mission. So, gumagastos po siya. At hindi lang po siya gumastos ng maliit lang kasi hindi naman sa dito lang siya sa kapitbahay o sa kabilang town o sa kabilang lugar nagmi-ministeryo. Maaring sa malayo pang lugar. Amen po? So, malaki rin po ang kanilang ginagastos. Amen? So, hindi na natin kinakailangan sabihin sapagkat paulit-ulit naman tayo sa mga ganitong usapan. So, yun lamang po, huwag po nating kakalimutan ang ating pagsuporta sa man and woman of God sapagkat sila po ay walang business na katulad natin na tayo araw-araw ay nagninegosyo except Sunday. Amen. So, may kita tayo pero sila po ay lingkod ng Diyos. Lingkod ng Diyos na naglilingkod din po sa atin. Amen. Nagtuturo sa atin para tayo ay pagpalain. Amen. Lahat ng ginagawa nila, ibinibigay nila para sa atin, ito po ay makakabuti para sa atin. Tayo po ang tatanggap ng lahat ng pagpapala kung tayo po ay susunod. Amen po. Sige po, atin pong ipanalangin ang ating mga ikapo at handog at ang ating pong love gift sa man and woman of God. Dakilang Diyos, maraming salamat, Ama. Maraming salamat po dahil tunay kang mabuti, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon, sapagkat ayaw mo kami maghirap, Lord. Ayaw mo kami mapahamak, Panginoon, sapagkat pangako mo, Panginoon, kami ay pagpapalain. Kami ay ilalayo sa anumang salot, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga nararanasan, Lord, naririyan ka. Kasama namin, O Diyos, maraming salamat. Father God, I pray, Lord, ang bawat isa ay manatili, Panginoon, na nagtitiwala at umaasa lamang sa iyo, Panginoon.
Bawat isa, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga hanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, anuman po, O Diyos, ang aming ginagawa, anumang ginagawa ng aming mga kamay, Panginoon. Lagi mo kaming turuan, Panginoon, ng nararapat at ng hindi dapat, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, lahat ng tagumpay ay ikaw lamang po ang magbibigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga tagapakinig, Panginoon, na sumusuporta na, Panginoon. Malayo man sila, Lord, nasa ibang bansa man sila, dakilang Diyos. Sila po iyong pagpalain sapagkat ang kanilang puso ay handang magbigay sa iglesia mo, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, marami pa, Panginoon. Abutin mo pa po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa malalayong lugar, Father God. Patuloy mong hipuin ang kanilang puso at isip na ibigay po, Panginoon, ang kanilang first fruits. Ibigay ang kanilang tithes and offering, Panginoon. Sabagat dakilang bagay, Panginoon, ang ibinibigay mo po sa amin. Lalo na, Panginoon, kung kami magiging masunurin sa iyo, Father God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa mga perang malilikong, Panginoon. Magamit lamang po, Panginoon, sa ikaluluwalhati, Panginoon, na ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, dakilang Diyos. Patuloy, Lord. Patuloy, Lord, na manatili sa aming puso't isip ang bawat salita mo, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, malakaran namin palagi sa aming mga buhay ang katagumpayan. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po namin lahat ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang bawat isa'y magsabi ng amen at amen. Thank you, God. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa hapon na to, O Diyos. Dahil muli naming naranasan ang iyong presensya, muli naming naranasan ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin sa oras na to. At salamat, Panginoon, sa aral at turo mo, Panginoon, na aming ikasasabuhay, Panginoon, ibaon namin sa pinakamalalim sa aming puso at patuloy na isakabuhay namin ang aral at turo mo, O Diyos. Salamat sa pagpapala, Panginoon, na binibigay mo sa church na to, Panginoon. Binibigay mo sa bawat leader, attendee ng church na to, O God, at lalong-lalo na ang tagapanguna at sa kanyang pamilya. Lord, salamat sa katagumpayan. Salamat sa maraming kaluluwa na dadalo umaga at hapon, Panginoon, at salamat sa malaking blessing na patuloy na idaloy mo, Panginoon, sa gawain na to, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Salamat sa maraming sasakyan, malalaking halaga ng salapi upang patuloy na gamitin, upang madala ang mga tao sa iyong paanan, Panginoon. We give you praise, O God. Adoration and thanksgiving. At lahat ng matagumpay ay magsabi ng Amen!